Sarap nung atay. Yun talaga naman totoong masarap ang atay dyan. O ang recipe natin for today, mura lang pero masarap yan. Tinolang atay balon-balunan. Siyempre nilagyan ko na onting manok yan kasi isa kong anak di naman kumakain ng laman loob. Pero tsak yan, masarap yan lalo na isabaw kasi humahalo sa sabaw yung lasa ng atay niyan. Kaya kung di nyo pa nagagawa yan, huwag kang aalis dyan. Panoorin mo tong video na to para matutunan mo. O simulan natin sa mantika, tingnan nyo naman yung lalagyan. I-click nyo na yellow basket dyan sa baba, 45 pesos lang yan. Kusang nabukas, kusang nasara. Huwag na natin pahirapan, sabay-sabay na. Igasan na natin itong luya, sibuyas at bawang. Diba? Sabay-sabay na yan para walang away. O, tas antayin nyo na magsama-sama yung amoy nila. Yung talagang mabango-mabango, kaya nga aroma, diba? Aromatics ang tawag dyan. Ayan, pag okay na aromatics natin, lagay na natin yung mga laman. O, yan o, balon-balunan, atay, at onting manok lang, diba? Sabay-sabay na yan, huwag na natin pahirapan. At syempre, yung herbs and spices ko, sa Spice Queen lang ako kumukuha. Nandyan din sa yellow basket. Kasi nga sa kanila, ako na mismo magsasabi, garantisadong sigurado. Mura na, masarap pa. Tuloy lang tayo sa pagsangkot siya. Nilagyan ko onting chicken powder, onti lang. Kasi lalagyan ko pa ng nor cube yan mamaya. At onting patis. Ayan, narinig niyo ba yung anak ko? Gutom na sila. Oo nga pala, kung nakaabot ka sa part ng video na to, baka pwede ka naman magkomento. Ikomento mo lang kung saan ka nakatira para mo naman maalaman ko kung saan nakaabot tong video ko. Habang nilalagay ko yung papaya ko. Ayan. O tapos, tanggalin natin yung atay ha pag nasangkot siya na. Pangit siya pag na-overcook kasi medyo titigas kahit sasabawan mo yan mamaya. Ayan, ganyang itsura lang ay okay na yan. Tapos diretso tayo sa pagsangkot siya. Ayan, lumabas na yung mantika ng Nokman, ang ng balon-balona, ng atay, nagmantika na sila. Nakikita nyo ba? Pag ganyan na, pwede na natin dagdagan ng bawsa. Ayan, isang litrong sabaw nilagay ko dyan kasi nga pag no-norcube pa tayo, sakto lang yon. O, tapos binali ko na yung atay. Ayan na nga yung norcube. O, isang pirasong chicken na ang nasa loob daw niya. Kaya naman talagang masarap ang lasa. O taga lang anak, maluluto na. Mahilig kasi sila sa sabaw dito. Ayan o, nung napaluto na siya, tinikman ko na. Wop, okay na, hindi na kailangan dagdagan ng pampaalat. Saktong-sakto, rapsang-rapsa. Yung sila, niluto ko lang tsaka yung papaya, mga 2 minuto pa, goods na yan. Ayan na, o lagay na natin yung dahon ng sili. O kung gusto mo maglagay ng dahon ng malunggay, ikaw na bahala. O yan, o lutuin lang natin ng 30 seconds yan. Mabilis lang, yun ay overcook. Gusto nyo, patayin nyo na kagad, eh, wala namang problema. O yan o, pagkatas ng 30 seconds, patayin nyo na. At kumuha na kayo ng mangkok nyo nang makapag simula na tayo. Diba? Alam nyo na yan. Pag ganyan, malapit na magkainan. Diba? O, kainan na tayo ng hapunan. Paano? Isisigaw ko na. Rapsa! Woo!